Hello guys, kamusta kayo? So off ko today. So ang trip natin gagawin ngayon ay pupunta tayo ngayon sa isang bottle depot and kukunin namin ang mga empty bottles at containers dito mismo sa parking area na kung saan doon namin nilalagay yung mga empty bottles and containers na yon. Guys, punong-puno yung sasakyan. Tapos na kami mag-load at papunta na kami sa Bottle Depot. Guys, nandito na tayo sa Bottle Depot na malapit sa area namin. Kailangan mag-gloves dahil malagkit yung mga empty bottles. Ayan, kailangan i-sort. So, I'll just put it here. Okay. You still have more. Just a minute. Ayan pa, oh, madami pa. Lagi na. Ayan, guys. So, sinasort muna nila. Ganyan. Eto, hindi kasama. Then from this one, we've got this by
po ng ano, lahat po ng broth cubes, hindi po kinukuha. Lahat po ng, iniinom natin na juices is kinukuha. Okay. So, only difference is yung may deposit. Then, yung mga cans na ay yung mga plastic na ganito. Meron kasi tayong plastic na hindi iniinom. May nakalagay ng mga, what you call this one? Concentrated na mga calamansi concentrated. Hindi rin namin kinukuha yun. Kasi wala deposit talaga yun. Okay. Mga galing sa export, TNT, import. Oh, ganun. Hindi kinukuha talaga. So yung mga kinukuha lang namin is yung mga talagang andirito lang sa Canada. Okay. So, 50 siya. Bago magkalimutan. Okay, huh? Yeah. Yeah. Yeah, brother. Dito na kami sa cashier. So we got $40 kuya. Thank you. Yeah, yes, we got $40. Oh my god. After a year, like more than a year. Yeah. No, like for March. No, since I'm money. Like after 16 months. Nag-start kaming mag-collect ng mga empty containers since May 2020 and until today, nakakolekta kami ng ganong kadaming recyclables or empty containers. Kaso nga lang, ngayon, $40 lang ang total nung isinauli naming mga empty containers. Not bad. Yeah, not bad. Okay na rin, at least bumalik yung deposit na ibinayad namin every time na bumibili kami ng mga beverages sa stores. Kasi kapag dito sa Canada, kapag bibili ka ng mga beverages, binabayaran mo yung deposit ng container. So, para makuha mo yung deposit na yon, ibabalik mo naman yung empty containers dito sa Bottle Depot. Ayun. Yun nga lang, medyo matagal kasi ipunin mo siya. Kasi kung konti, konti lang din yung makukuha mo. So, totoong may pera sa basura. Yeah, may pera sa basura talaga. Kaya, sa mga bago lang dito sa Canada, kung kayo ay walang idea kung ano yung mga dapat nyong i-keep sa mga empty containers, ayan. Ibabakita ko later on kung ano yung mga containers na kailangan nyong i-deposit or i-sooli or i-keep every time na maging empty siya. Ang deposito ng beverage containers ay nagbe-base sa size nito at hindi sa material kung saan ito gawa. Ang halaga or value ng deposito ng mga beverage containers ay may dalawang klase. 10 cents na deposito para sa container na nag-hold ng 1 litro o mas mababa dito. Ang isa naman ay 25 cents para sa container na nag-hold ng beverage na humigit sa 1 litro. Ang mga halaga ng deposito na nabanggit ay siya niyong makukuha kung ang mga beverage containers ay maibabalik sa Bottle Depot. May iba't ibang klase ng mga beverage containers na maaari niyong maibalik sa Bottle Depot at ito ang mga sumusunod. Una,
Ito ay ang aluminum cans. Ang mga aluminum cans ay nire-recycle upang maging bagong aluminum cans at ang proseso na ito ay tumatagal na humigit kumulang na 60 araw. 75 hanggang 79% na prosyento ng kabuuan ng aluminum cans ay maaaring ma-recycle at ang natirang materyales ay ginagawang wire, pang-strap, moisture o ito ay magiging contaminants na lamang. Next ay ang polyethylene terephthalate o PET clear plastic containers. Sa probinsya ng Alberta, ang PET clear plastic containers ay nire-recycle upang maging textile katulad ng damit at carpet. 80% nito ay nire-recycle at ang 20% naman nito ay ginagawang labels, caps o nagiging contaminants na lamang. Ang isa pang uri ng plastic container na maaari niyong maibalik sa bottle depot ay ang High Density Polyethylene o HDPE. Ang HDPE containers ay isang uri ng polyethylene terephthalate ngunit ito ay may kulay. Ito ay nire-recycle upang maging pellets na siyang ginagamit sa paggawa ng panibagong non-food plastic products. Mahigit 80% ng kabuuan ng container na ito ay nire-recycle at ang natira naman ay nagiging contaminants na lamang. Ang next naman nating container ay ang glass. Ang glass containers naman ay dinudurog upang maging glass beads. Sa probinsya ng Alberta, dito pa rin sa Canada, ang glass material na ito ay ginagawang maninipis na hibla na kahintulad ng cotton candy at ginagamit bilang fiberglass insulation. Ngunit sa ibang parte ng mundo, ang glass ay nire-recycle at inihahalo para sa sandblasting material at street paint gamit ang clear glass upang ito ay mas epektibo. 96.7% nito ay maaaring i-recycle at ang 3.25% naman ay isa ng waste at ginagawang caps, corks, at dust. Ang sumunod nating container ay ang Tetra Brick. Ang Tetra Brick containers naman o kilala bilang parte ng Polycoat Group ay nagmula sa tatlong magkakaibang materyales katulad ng papel, aluminum, at plastic. Ang bawat isang container nito ay dumadaan sa proseso na tinatawag na hydropulping na siyang naghihiwalay sa tatlong klase ng materyales na nabanggit. Ang 80% ng Tetra Brick ay ini-extract upang maging fiber or paper pulp at magamit sa paggawa ng panibagong produkto mula sa papel. Ngunit ang 20% na natirang aluminum at plastic ay nire-recycle din. Ang next naman nating container na maaaring maibalik sa bottle depot ay ang gable top cartons. Ang gable top cartons ay parte ng Polycoat Group. Ito ay mula sa dalawang materyales katulad ng papel at plastic. Ang mga empty containers na ito ay dumadaan din sa prosesong hydropulping upang paghiwalayin ang dalawang nasabing materyales. Ang paper pulp na nakuha mula sa prosesong ito ay nire-recycle upang maging bagong produkto mula sa papel katulad ng bat tissue, cardboard at papel upang masulatan. Ang 80% ng gable top container ay nire-recycle ngunit ang natirang 20% nito ay nakuhang plastic material na siya ring i-recycle. Ang isa ring maaaring isauli sa bottle depot ay ang bimetal beverage containers. Ang bimetal beverage containers ay nire-recycle upang maging construction rebar, car parts, at grinding rods na ginagamit sa pagmimina. Ang 95% ng bimetal ay siya ring nire-recycle at ang natirang 5% ay siya namang ginagawang labels, paint, moisture o magiging contaminants na lamang. Ang huling type ng container natin ay ang mga drink pouches at bag in a box. Ang materyales naman na galing sa drink pouches at bag in a box na nakikita sa monitor ay siyang ginagamit sa pag-recover ng energy sa pamamagitan ng gasification o kilala bilang incineration. Dahil ang mga boxes ng bag-in-a-box containers ay magagaspang, kaya naman ito ay nire-recycle upang maging papel katulad ng cardboard boxes. Mayroong humigit na 110,000 na iba't ibang klase ng beverage containers na maaaring ma-recycle sa Alberta. Kaya naman, hinihikayat ng gobyerno na ipunin ito at maibalik sa mga bottle depot upang ma-recycle. Sa gawaing ito, na ibabalik ang perang na ibayad ninyo sa deposito mula sa mga beverage na inyong binibili sa mga tindahan o supermarket.
kumita ka na, nakatulong ka pa sa kalikasan na hindi pa kalat-kalat ang mga recyclables na ito. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa deposito at refund ng inyong empty containers, maaaring bisitahin ang website na naka-flash sa monitor. I hope may natutunan uli kayo sa ating vlog today. Till next time, bye! That's it for now. Please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Trick Ni Mike. Like this video by clicking the thumbs up down below and hit the notification bell for more updates. Follow nyo na rin po ako sa social media accounts like Twitter and Instagram at Trick Ni Mike. Like my Facebook page, Trick Ni Mike. Thank you for watching. See you again.